Yo mga idol, so ngayon nga ay pag-uusapan natin kung sino ba ang pinakamabilis na shinobi sa mundo ng Naruto. Pero bago yun, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na. Dahil sobrang laking tulong na nga niyan para sa pag-unlad ng ating channel. At i-click mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating upload. And please like and follow our Facebook page mga idol. Maglalagay na lang ako ng link sa description sa baba. So game. So meron akong 10 mga mabibilis na shinobi sa aking listahan. Bali hindi ko na isasama dito yung mga Otsutsuki dahil yun nga hindi naman sila mga shinobi. And hindi ko na din isasama yung mga naging Ten Tails Jinjuriki. So as usual, itong 10 na nasa listahan natin ngayon ay irarank natin from rank 10 to rank 1 na pinakamabibilis. Na base lang sa aking opinion. Kaya kung hindi ka sang-ayon sa rankings ko na to, ay malaya kang i-comment yung sarili mong rankings sa ating comment section sa baba. So game. Ang nasa rank 10 nga para sa akin ay itong si Rock Lee. Malakas at mabilis itong si Rock Lee mga lods. Nakita nga natin yung bilis niya noong laban niya kay Gaara during Naruto Part 1. Mabilis na siya kahit suot-suot niya pa that time yung mga weights niya sa paa. And mas naging unstoppable pa nga yung bilis niya noong time na hinubad niya na ito. Nasa sobrang bilis ay halos hindi na nga siya nun makita or masundan ni Gaara. Ang nasa rank 9 naman ay itong si Shisui Uchiha. Kilala nga siya sa tawag na Shisui of the Body Flicker. So sa bansag pa lang sa kanya ay sinasabi na nga na mabilis talaga itong si Shisui. So nakilala nga siya sa tawag na to dahil sa mastery niya sa paggamit ng Body Flicker. Na inaalaw siya makagalaw or makateleport sa isang lugar ng sobrang bilis. So sakto lang siya sa pwestong ito dahil maaga nga siyang nawala. Siguro kung nabuhay pa si Shisui ng mas matagal or may nakita tayong actual na full fight niya ay maybe mas mataas pa siya sa pwestong ito. Ang nasa rank 8 naman ay itong 4th Raikage. Natural na sa kanya ang pagiging mabilis niya. Pero mas nagiging mabilis pa nga siya dahil mas ine-enhance niya pa nga yung bilis niya sa pamamagitan ng Lightning Release Chakra Mode. And nakita nga natin kung gaano siya kabilis during sa laban niya kay Sasuke noong Kage Summit. So let's move. Ang nasa rank 7 ay itong 3rd Raikage. So kung mabilis yung 4th Raikage ay mas mabilis itong 3rd Raikage. Binansagan pa nga siya as greatest Raikage sa history ng Komogakure. At sa sobrang bilis niya nga ay nagawa niya ngang mailagan yung Rasen Shuriken ni Naruto. So para sa mga hindi nakakaalam, sobrang bilis ng Rasen Shuriken itong si Naruto mga idol. In fact, nakita nga natin yon sa laban ni Naruto kay Pain. Partida, link pa yung mga mata ng anim na Pain na yon, pero hirap silang ilagan ito. Pero naiilagan nga ito ng 3rd Raikage kahit sobrang bilis pa neto. So ganun siya kabilis. Siguro ang ilalagay ko sa rank 6 ay itong si Might Die. So nakita naman natin yung bilis nito noong nilabanan niya mag-isa yung 7 Ninja Swordsmen of the Mist using 8 gates. Though hindi natin talaga nakita yung actual na pangyayari, pero inubos niya nga yung 7 Ninja Swordsmen na yon. So swak lang si Might Die dito dahil para sa akin iba talaga yung bilis na nagagawa ng mga shinobing kayang mag 8 gates. Ang rank 5 nga para sa akin ay itong si Might Guy. So para sa akin mas mabilis si Might Guy kesa sa tatay niya. Dahil actual nga natin nakita yung bilis niya noong nilabanan niya yung 6 spots Madara. So nakita naman natin kung paano siya nakipagsabayan kay Madara. So hindi nga nagawang ilagan ni Madara yung mga ataking pinakawala ni Might Guy sa sobrang bilis niya. At marami din akong mga rumors na nakita na hindi pa daw hinubad that time ni Might Guy yung weights niya sa paa. So di ko sure kung legit yan. Pero ang legit na meron pang weights sa paa that time si Might Guy ay siguro mas mataas pa siya sa rank 5.
Ang rank 4 nga para sa akin ay itong si Toberama Senju. So bago pa magkaroon or isilang si Naruto at Minato ay si Toberama nga ang kinikilalang pinakamabilis na shinobi sa panahon niya. And nakita naman natin yung bilis niya during 4th Shinobi World War. Pero siya na mismo ang umamin na mas mabilis pa talaga sa kanya si Minato. So para sa akin ay sakto lang siya sa rank na to. Ang rank 3 nga para sa akin ay itong si Uchiha Sasuke. So bago pa siya magkaroon ng 6-part chakra at Rinnegan ay masasabi na natin na hindi talaga siya ganun kabilis. In fact, hindi nga siya makasabay noon sa bilis ng 4th Raikage during Kage Summit. Pero noong nakuha na nga niya yung 6-part chakra ay sobrang laki ng inimprove ng bilis nitong si Sasuke. So siya lang yung shinobing nabubuhay ngayon na kayang sabayan yung bilis ni Naruto. Ang rank 2 nga para sa akin ay itong si Minato. So alam ko madaming nag-e-expect sa inyo na si Minato ang dapat nasa rank 1. Pero para sa akin ay nalagpasan na nga siya ng anak niyang si Naruto after ma-receive ni Naruto yung 6-part chakra. At inamin pa nga mismo ni Minato na nasurpas na siya ng kanyang anak. Pero matagal-tagal din hinawakan ni Minato ang posisyong pinakamabilis na shinobi sa history ng Naruto. Bali sa tingin ko ay na-break yun ni Naruto bago pa matapos yung 4th Shinobi World War. Sa sobrang bilis nga nitong si Minato ay slow mo lang yung tingin niya sa bilis ng 4th Raikage. Ang rank 1 at ang pinakamabilis nga para sa akin ay itong si Naruto. So siguro kung wala yung 6-part chakra kay Naruto during 4th Shinobi World War ay tingin ko mas mabilis pa din talaga si Minato. Pero noong may 6-part chakra na si Naruto ay para sa akin doon yung time na nasurpas na ni Naruto yung bilis ng tatay niyang si Minato. At para sa akin siya pa din ang pinakamabilis hanggang sa ngayon kahit wala na si Kurama. So opinion ko lang naman yan and alam ko magkakaiba tayo ng opinion tungkol dito. Kayo, tingin nyo sino ang pinakamabilis na shinobi sa history ng Naruto? So i-comment mo na yung sarili mong ranking sa ating comment section sa baba at pag-uusapan natin lahat yan. So dyan na nga nagtatapos ang topic natin kung sino nga ba ang pinakamabilis na shinobi sa Naruto. So kung nagustuhan mo ang ginawa kong video ay bigyan mo na to ng isang bagsak na like at mag-subscribe ka na din para lagi kang updated sa mga bago nating upload. So salamat mga idol. Okay.